Magandang araw si Paul ng Paul Computer. Okay? Napakaganda naman ng ginawa kong video ngayon, ano? Kasi tungkol ito sa auto restarting ng computer. Okay? So kung nag auto restarting yung computer niyo diyan ay para sa iyo ang itong ginawa kong video. Okay? So alam niyo, ano, itong kusang pagre-restart, ano, ng ating computer. Alam niyo, para sa akin, kuan ito. Natural lang ito na nangyayari sa computer. Okay? Kasi ibig sabihin niyan, ano, kuan yan, mga signs or indication na kuan merong parts doon sa computer ninyo na napupudpud, ano? At syempre merong kailangan linisan, okay? Kasi dahil sa alikabok. At syempre meron kayong kailangan palitan na parts. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel at kailangan mo yung mga ganitong content, no, sa iyong computer, meron kang ginagamit na computer dyan, click mo naman yung subscribe button at yung bell na maliit para lagi kang updated sa mga bago nating ginagawang video. Okay? Punta na tayo dun sa may tutorial ng ginawa kong video. Okay? So ano ang mangyayari kung hahayaan mong kusang nagre-restart ang iyong computer? So number 1, maaaring mag-corrupt ang Windows dahilan na kailangan mong mag-reformat ulit ng internal hard disk ng iyong computer. Okay? Next, number 2, maaaring masunog ang processor ng computer dahil
dahil mabagal o may pumipigil sa pag-ikot ng blower fan nito. Okay? Number 3, power supply. Maaring masira dahil sa overheating dulot ng mabagal o hindi na umiikot ang blower fan sa loob ng power supply issue. Okay? So, ano-ano naman ang dahilan kung bakit nag-auto restarting ang iyong computer? Okay, so number 1, corrupted operating system. Maaaring hindi na mag-start ang Windows dahil sa paulit-ulit na unexpected shutdown tuwing naglo-load yung Windows. Number 2, mabagal o may pumitigil sa pag-ikot ng blower fan ng processor. Pwede kaya ay merong loose contact sa heatsink ng processor sa motherboard ng computer ninyo. At number 3, power supply, hindi na tama ang voltage na lumalabas. Pwede kaya ay mabagal o hindi na umiikot ang blower fan sa loob ng power supply. Okay. Tapos number 4, loose connection, mga loose connection doon sa motherboard. Okay, may mga maluwag na connection na, no? Galing sa power supply papunta doon sa motherboard ng inyong computer. Okay? So ano ang dapat gawin kung nag-auto restarting na ang iyong computer? So number 1, reconnect ang heatsink gamit ang thermal paste. Tapos i-check ang blower fan. Linisan ito o palitan kung kinakailangan. Okay, so tatanggalin natin dyan yung processor ng inyong computer. Tapos, lilinisan natin yung heatsink niya. Tsaka yung blower. Okay. So, syempre, ang gagamitin natin dyan ay yung paintbrush. Okay. So, ganun lang kung paano linisan yung heatsink ng processor. Okay. So, dapat nakalubog para matanggal talaga yung likabok dun na nakadikit, nunuot. Okay. Tapos, gagamit tayo dyan ng air blower. Okay. So, kung meron kayong kwan dyan, ano, yung hindi kuryente na air blower, mas maganda yan kasi malakas yung kuha niya. Okay. Kaya lang, kailangan nyo gumamit ng mask kasi baka maalanghap nyo yung alikabok. Okay? So, yung next naman ay yung blower fan. Okay? So, tinuro ko na yan, ano, kung paano linisan yan, yung blower fan. So, kung palagay ninyo na kahit na nalinis ninyo ay ganun pa rin, ano, mabagal pa rin yung ikot niya, o di kaya ay matigas, ay palitan na lang ninyo ng bago. Okay? So, sa tingin ko, kwan eh, pag bumili kayo ng blower fan ng processor, kasama na yata yung heatsink niya. Okay? Pero hindi naman lahat, ano, meron namang iba na pwede kayong bumili ng one lang, yung blower lang. Okay? So, testing na natin. So, gagamit tayo dyan ng 12 volt supply. Okay? So, naglagay ako dyan ng voltmeter para ma-monitor ko na 12 volts ang lumalabas. Okay. So, gumawa din ako dyan ng yung connector niya. Okay. So, naituro ko na rin yan. Makikita nyo yan dun sa may sa isang video ko, yung tungkol sa may power supply paano mag-test. Okay. So, ilalagay ko yung link dyan para makita ninyo kung paano ginagawa yan. Okay, so yung yellow dyan ay 12 volts, tapos yung black is ground, tapos yung red naman niya is
5 volts positive. Okay, so yung nakikita nyo yung nasa masking tape, kuha nyan, 12 volts positive, kasi yung blower fan ng ating processor, 12 volts yan. So ikakabit natin dun sa may terminal nya. Okay, so okay lang din na magkabaliktad. Okay, so so nakita niyo, malakas na yung ikot niya. Okay, so tatlo kasi yung kuwan diyan, yung connector, so bahala na kayo ay lipat-lipat. Okay? Trial and error kasi yan, makukuha niyo pa rin yan. Dalawa lang yung kailangan diyan para mag-connect yung kuwan. Merong iba na connector na apat, okay, merong tatlo. Pero hanapin lang niyo at makukuha nyo rin. Okay, so malakas yung ikot nya. Okay, so kung sa inyo dyan kahit na nalinisan ninyo ay ganun pa rin mabagal or matigas na umiikot yung blower, palitan na lang ninyo ng bago. Okay. So ibabalik na natin. So gagamit tayo dyan ng thermal paste, okay? Para dun sa heatsink, okay? So maglalagay tayo ulit dyan, okay? Bago na naman na kuwan. So ganun din ha, sa kabila, sa motherboard tsaka doon sa may heatsink niya. Damihan ninyo ha, kasi kaunti lang yung nilagay ko dyan. Sample ko lang naman kasi yan Okay. So importante na magdikit yan doon sa may heatsink niya. Tapos ikabit ninyo ng maayos doon sa may motherboard, okay, yung heatsink. Okay. Kuwan pa kasi yung gamit ko dyan Pentium 4. Okay. Number 2 naman tayo. Power supply, i-check ang blower fan. Kung malakas, umikot. Tapos linisan o palitan kung kinakailangan. Tapos i-check ang output voltage para sa 12 volts, 5 volts, or 3.3 volts. Okay, kung tama pa ba ang lumalabas. Okay. So ayan, nakikita ninyo. Napakadali lang, Tatanggalin natin dyan yung apat na screw doon sa may blower niya. So kapag umaandar na yung computer ninyo, tignan din ninyo yung blower fan kung umiikot pa ba ng malakas sa may power supply. Minsan kasi hindi napapansin yan Tapos bigla kayong magtataka na nagre-restarting yung computer ninyo. Hindi nyo napapansin na bumabagal na pala yung ikot ng blower fan ng
power supply ng computer ninyo. So isa rin yan na kailangan ninyo tingnan. Okay, so ganun lang, i-brush lang natin yung blower fan saka yung loob niya, ano. Kailangan pala mag suot kayo dyan ng mask, ha, para hindi ninyo makuan, kasi maliliit yung alikabok, baka makuan dun sa malangkap ninyo yung kuan, masama yan. Okay, okay, so naturo ko na pala dyan, ano, kung paano linisan yan. So ilalagay ko yung link dyan ulit kung paano linisan yung mga blower fan ng ating system unit. Okay, so kasama yan doon sa mga exhaust fan ng ating computer. Okay. Paulit-ulit ko lang yata ginagawa yan, eh. Okay, yung video na yan, ano, tukol sa paglilinis ng mga blower fan ng ating computer. So iba-ibang klase yan, ano, merong maliliit, merong malalaki na mga blower fan. Usually yung maliliit sa kwan, sa mga video card, ano. So ganun din, linisan din ninyo, tanggalin ninyo yung fan niya at tapos linisan din ninyo. Okay, okay, testing na natin, ano. So maglalagay tayo dyan ng kwan, yung isu-short natin yung green tsaka yung black na wire, okay, para mag turn on yung kwan, yung power supply. Okay, so alam nyo kwan, eh. Okay, ayan, okay na siya. Alakas na yung ikot niya. So kung yung bahay ninyo, ano, dun sa wala kayong aircon dyan, usually open air lang, ano, kailangan talaga na linisan ninyo palagi yung kuha ninyo, power supply. So yan naman yung kuha, ano, yung paraan kung sakaling magka-problema na yung blower fan ng inyong computer. Example, hindi na siya umiikot or mabagal yung ikot niya. So tuturo ko naman dyan kung paano mag-replace ng bagong blower fan doon sa power supply ng inyong computer. Okay? So idugdugtong ninyo yung wire, okay? Yung red sa red, tapos yung black sa black. Dugtong nyo lang yung wire niya. Okay. Sabi ko nga, ano, kung open air pala yung bahay ninyo, wala kayong aircon, kailangan lagi ninyong lilinisan yung mga blower ng inyong computer system unit. Okay, kasi kuha niyan, prone sa alikabok. So may ginawa pala ako dyan, ano, na connector. So tignan lang ninyo doon sa may kuan, ginawa kong video tungkol sa may power supply ng computer, ano, mag-test. Okay, so titesting muna natin yung blower kung okay ba siya. Okay, so okay naman. Nakita ninyo? Okay, para doon pala sa nagtatanong, ano, kung saan ko nakuha yung 12 volts na supply na yan, ano, kung saan ko nabili.
mabibili yan sa kwan, sa mga computer store, okay? So actually yung 12 volts na supply na yan, galing yan doon sa may kwan ko, yung SATA to IDE or IDE to SATA na kwan, na conversion. Okay, so kasama yan doon. Okay. So gagamit tayo dyan ng kwan, ng masking tape instead ng electrical tape, okay, kasi mainit dyan sa loob ng power supply. So alam naman ninyo kapag mainit, matatanggal yung kwan, yung electrical tape. So yung masking tape, kwan yan sa mainit, hindi matatanggal yan. Okay, so okay lang yung mga electrical tape kung hindi siya umiinit doon sa yung surrounding niya, hindi mainit. Okay, so ibabalik na natin sa case niya yung blower fan. Meron pala kayong tanong ano na kwan regarding dyan dito sa video na ginawa natin, ano, ay comment lang ninyo sa ibaba at sasagutin natin yan. Okay, tsaka nga pala ano, tungkol sa mga power supply inyong computer, alam nyo para sa akin kasi kwan yan eh, disposable. Okay, so huwag ninyo ipa-repair yung power supply. Okay, kasi maaring masira ng power supply yung motherboard ng ating computer. So kapag sa tingin ninyo, pag na-test ninyo na hindi na tama, huwag na ninyo gamitin. Okay? So yung pwede lang ninyo makuha no, sa mga power supply na natira na, yung kuha niya, yung blower, pwede pa ninyo magamit. Gawin ninyong exhaust fan ng inyong computer. Okay? Maliliit na screws, no? So, huwag ninyo kalimutan, ano, kapag gumagamit kayo ng computer, lagi ninyo titignan yung blower sa likod ng system unit ninyo kung malakas ba yung ikot niya. Okay? Kasi madalas, kwan eh, hindi natin napapansin. Mabagal pala yung ikot, kaya nagkaka-overheat. Okay, so testing natin dyan yung kwan. Yung power supply tester na kwan. Okay, so ibig sabihin kapag umilaw lahat, tama yung voltage na lumalabas. Okay, pero alam niyo mas ginagamit ko yung manual na pag-testing. Kasi yung kuha na yan, ano, yung power supply tester na yan, okay lang yan sa kuha eh, sa mga low voltage. Pero kapag ka nagka-high voltage, ewan ko lang kung kuha, ano. Iba pa rin kasi yung manual na testing kasi, ano, yung gamit yung digital na multimeter. Kasi alam nyo kapag sobra na yung voltage niya, pwede din niya sirain yung motherboard eh. Okay? Okay, so testing natin yung 12 volts. O yellow tsaka yung ground. Okay, 12.41. Okay siya. Okay? Tapos yung 5 volts, 7.17, red, ano, red tsaka yung black yan, wire. Ilagay ninyo sa kwan ha, sa 20 volts ha. Pag nite-test kayo yung
digital na multimeter. So i-testing naman natin dyan yung 1, yung 3.3 volts. Okay, dyan ninyo makukuha sa micro niya mismo, sa may connector niya. So hanapin lang ninyo yung orange na 1 na wire, ano, tapos yung isa naman doon sa may black. Okay, so tingnan natin kung 1. Okay, 3.4, okay yan. Okay, yung orange tsaka yung black doon sa may connector ng motherboard. Okay. Okay. Punta naman tayo sa next, loose connection, ano? Linisan ang motherboard connector ng power supply at ang socket kung saan siya kinakabit. Gamit ang contact cleaner or lacquer cleaner, linisan at ikabit ang memory card sa motherboard. Okay. So, spray muna natin yung mga pin. Tapos, i-rub ninyo ng eraser gamit yung kuan, ha, yung ginagamit ko diyan kasi kuan, Staedtler na eraser. Okay, yung mga ginagamit ng mga engineering drawing. Okay? Kasi maganda yung eraser na 'yan, pangtanggal talaga ng kuan ng dumi. Okay? Lilinisan din natin yung kuan, yung motherboard gamit ang paintbrush. Pero sabi ko nga kanina, no, kung meron ko yung air blower na di kuryente, mas maganda gamitin yan dyan. Okay? So, kuan lang yan para dun sa mga walang kuan, walang electric na air blower sa kanila kung kuan. Okay? So, pwede kayong mag-manual na paglinis. Okay, tapos pwede din nyo kuan, gumamit ng kuan, yung contact cleaner. Okay. Pwede nyo i-spray lahat dun sa mga kuan niya, sa mga sockets, connectors, okay, sa mga slot. Pwede nyo i-spray dyan para kuan, merong maganda na contact. Okay. Okay, maganda kasi kuan, yung kuan naman yan eh. Lacquer thinner, mabilis lang na natutuyo yan. Okay, so spray niyo yung mga kanya connector, ano, tapos yung mga socket yan. Okay, tapos ibalik niyo doon sa may kanya, yung monitor, yung kwan, yung memory, tsaka yung kwan. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa panonood. At share naman ninyo itong ginawa kong video para matulungan din natin yung iba. So yan pala yung tinatawag na contact cleaner. Okay, so pwede ninyong gamitin yan. Okay, so hanggang sa susunod naman na gagawin kong video. Okay.